Ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng tao sa mundo. Mararanasan natin ito dahil parte ito ng pamumuhay sa mundo na nahulog sa pagkakasala. May mga pagsubok na alam nating deserve natin dahil consequence ito ng ating mga gawa. Pero meron din namang mahirap maintindihan kung bakit dumating. Bahagi sa hirap ng pagkakaroon ng pagsubok o problema ay ang pag-unawa kung bakit ito nangyari o bakit sa iyo pa nangyari. May mga pagkakataon kasi na kung ano pa yung hindi inaasahan, yun pa yung nangyayari. At kung ano ang inaasahan, yun naman ang hindi nangyayari. Nakaranas ka na ba ng ganyan? Yung mga ganitong sitwasyon ay madalas nagdudulot ng pagtatanong at syempre pagtataka. Tama pa bang manatili sa tama sa kabila ng tila mas madali magkamali? Sulit pa bang magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga tila hindi tugmang mga pangyayari? O tingnan natin ang sabi ng Biblia. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Tinuturo sa atin ang talata na ang gabay ng Diyos ay pinagkakaloob sa mga matuwid. Ang mga matuwid o yung godly ay yung mga taong umuunawa sa mga katuruan ng Diyos at siyempre, tumatalima dito. Kaya marahil mahirap maintindihan ang mga problema at pagsubok, lalong-lalo na kung ikaw naman ay sumusunod sa Diyos. Kasi may mga karanasan na parang hindi ayon sa paggabay ng Diyos. Sa puntong ito, mahalagang maunawaan ang ilang bagay. Una, there is more than one way. Minsan, hindi natin nakikita ang ibang pamamaraan ng paggabay ng Diyos dahil nag-iisip tayo na iisa lang ang paraan para sa mga bagay. Maraming pamamaraan ng Diyos at hindi mo mauunawaan ang pamamaraan na Kanyang pinili. Panghawakan mo lang na ito ang pinakamainam. Pangalawa, there is more than one perspective. Parang sa pag-e-exercise, di ba? Ang karagdagang tamang bigat na binubuhat ay hindi problema kung paraan upang mag-level up. Minsan yung problema sa ating paningin ay bahagi pala ng proseso na nagpapalago. Kagaya din minsan ng mga pagkakataon na pinagpapahinga tayo ng Diyos. Marahil season ng karamdaman, season ng unemployment, season na matumalang love life, o season ng paghihintay. Parang minsan tingin natin walang value sa mga ito. Pero alam mo, kung ito'y ayon sa kapahintulutan ng Diyos, ito ay panahon para maranasan ang kasapatan ng Diyos. Para maunawaan ang kataasan ng isip at pamamaraan ng Diyos at magtiwala sa karunungan ng Diyos. Pangatlo, there is more than one kind of blessing. Ang pagpapala minsan ay dumarating sa package na hindi natin gusto o inaasahan. Subalit ito ay darating sa anyo at paraan na tunay na tutugon sa ating pangangailangan. Huwag kang mawala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, lalo na kung alam mong sa tama ka tumatalima. Magtiwala ka lang sa pagkilos ng Diyos at asa ka ba?